Parang eksena sa classic mafia film na The Godfather. Ganyan inilarawan ng isang political analyst ang mga eksena sa kasal kahapon ng anak ni Senator Bong Revilla. Mas naging sentro kasi ng atensyon ang mga imbitadong politiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Dale De Vera. Imbis na maging bida ang ikinasal na anak nila ka CMD Chairman at Senator Bong Revilla, natuon ang atensyon ng marami sa mga bigati nilang bisita. Paano ba naman? Parang naging reunion ito ng mga politikong sasabak sa 2022 elections. Sa kopya ng wedding invitation na nakuha ng News 5, nasa listahan ng mga ninang si Davao City Mayor Sara Duterte, kasama ang iba pang mga opisyal tulad ni na Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Aimee Marcos, Senator Bato de la Rosa at iba pa. Wala ang pangalan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Pero sa araw ng kasal, biglang nasa listahan na ng mga ninong si BBM at nasa unahan na siya ng listahan at pinagpartner pa sila ni Inday Sara. Paglilinaw ng mga Revilla, meron talagang nawala at pinalitan sa listahan ng mga principal sponsor. Giit din ng kampo ni Marcos Jr. Matagal na silang sinabihang magnininong sa kasal ni Jana at Jed. Pero ang mas nakaagaw pansin, ang bigla ang oath-taking ni Inday Sara sa partidong Lakas CMD pagkatapos ng wedding ceremony. Sa programang The Chiefs ng One News, ikinumpara ng isang political analyst ang nangyari kahapon sa isang kilalang mafia movie. So godfatherish, no? So, you know, it's also a sad indictment of how a few powerful political families can really control the future of this country, no? So in all of this, you know, horse trading, negotiation, and whatnot, no, nasaan ang taong bayan sa lahat ng ito? At itong nalalapit na eleksyon, para rin daw yung sikat na Netflix series na Squid Game. Matira, matibay. At imbis na sundin ang interes ng nakakarami, mas inuuna raw ang personal na interes. So a candidate must capture only between 18 to 20 million votes. No? Raise to 20 million to. No? Ito'y parang political squid game. No? Matirang matibay kung sinong mauna sa 20 million. Di ba? Sa dami ng presidential aspirants ngayon, posible raw maulit ang 1992 elections kung saan 7 kandidato ang naglaban-laban. Isa sa mga itinutunong dahilan nito ay ang pag-aabuso sa substitution system. Kaya sabi ng COMELEC, dapat nang may gawing hakbang para maiayos ito. It is clear that that it is perhaps time to maybe add some regulations to this because the law has a very laudable laudable concern, no? And maybe there is time to or maybe there is an opportunity to regulate the exercise of this right. Nagbabalita mula sa frontline, Dale De Vera, News 5.